Ang isang pwedeng sundalo ay isang bukasyon din dahil dito namin binubuo ang lahat ng pagtitiis, pagiging may malayo sa pamilya, magod sa trabaho, pag-ooperate. Seryoso kaming ginagawa ito. Napalaban kami. Grabe, siyempre yung first time mo, natakot ako na baka hindi na ako makauwi ito sa pamilya ko. Dahil yung anak ko, bata pa. Asawa ko, bata pa rin. Malungkot kung ano, yung makita mo kasamang patay, yung iba, sugatan. Iniisip ko sa sarili ko, kung sa akin nangyari yun, papanan lang yung pamilya ko. Lay! Napili ko maging isang sundalo dahil na rin sa kinalakihan ko na nakikita ko ang sundalo na nagkaroon sila ng magandang pamilya, magandang buhay dahil na rin sa mga benefits na natatanggap. Kaya nagsumikap ako na mag-aral at makapagtapos nang sa ganun makamit ko rin ang pangarap ko na maging isang sundalo. Dito ko rin nalaman na hindi totoo yung mga sinasabi nila na diskriminasyon, na mahirap maging sundalo, mahirap mag-apply sapagkat pagka Muslim ka daw ay pahihirapan ka sa training. So sa ngayon, malaking pasasalamat na naging sundalo ako at natulungan ko yung mga pamilya ko, napapaaral ko na yung mga pamangkin ko at iba pa mga kamag-anak na lumalapit sa akin. Malaking bagay na po yun. So napakasaya ko sa ngayon. Nag-decide na kaming lumabas na ng position 68 at na nagsimula na po kami tumakbo at lumakad hanggang makarating na po kami sa boundary ng border ng Israel, ng IDF. Yun po, yung napagkasunduan namin na hindi namin ibibigay ang aming mga armas at hindi namin dapat bigyan ng kahihiyan ng ating bansang Pilipinas. Nasa puso namin ang lahat ng ginagawa. Kung hindi namin gawin ito nasa puso, hindi namin maayos ang aming trabaho. Hindi namin masusunod ng maayos ang inuutos ng nakatataas sa amin. Malimit sa sundalo na assign kung saan-saan. At ang pinagkakatiwalaan lang namin na maiwan sa aming mga anak ay yung aming mga misis. Katunayan, malaki na nga ang pagkukulang ko sa aking misis. Pati na rin sa mga anak ko. Hindi ko man lang sila nakita na lumalaki. Kung kaya't ang aking serbisyo hindi naliligaw dahil inaalay ko sa kanila. Gusto ko pag lumaki sila ay naikikwento nila na yung tatay nila nagserbisyo na maganda. Ang tatay ko isang sundalo at napakabait na ama.